Hello mga ka-planters at mga plantito at mga plantita. Tayo po ay mag-usap-usap ngayon sa patungkol sa mga halaman. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa pag-aalaga ng strawberry. Paano ba ang pagpaparami nito? Marami po tayong mga kababayan na gusto ng strawberry. Ako po, gusto ko ng strawberry nung napunta po ako sa Baguio. Year 2017, sabi ko, ang ganda ng mga strawberry dito. Talagang napakaganda ng katanim nila. Maghahalaman, nagiganda ng mga halaman nila, dito ba? Ang ganda, sarap pag, sabi ko, magtalim kaya ako sa bahay nito. Pero yung pong taon na yon, January, bumili po kami ng kapatid ko ng 3 piraso. Dalawang malaki at isang maliit. So, nauwi namin sa bahay yon. Tapos, sinubukan lang namin kung mabubuhay. So, nabuhay naman po. Yung dalawa, namunga pa nga, nakakuha pa ngayon ng ilang mga bunga. Pero, ang isang napansin ko, yung dalawa hindi ganun tumagal. Sabi ko siguro na nanibago sa climate na ng ano. Pero ang strawberry po pala, pwede po pala siya sa saktong init lang. Dito po sa San Jose del Monte, Bulacan, dito po ay hindi naman ganun kainit pag mga January, February, March, hindi ganun mainit dito. So, yung strawberry po na madaling paramihin. Madali siyang dumami. Actually, ang strawberry po, namumunga po siya start ng November. So, November na po ngayon, malamang mag-start na pong mamulaklak po ang mga mother plants ng strawberry. Mamumunga na po yan. Mag-start na pong mamulaklak. So, by December, January, meron na pong mga bunga yan, yung mga strawberry natin. So, nandiyan na po tayo. Pinag-uusapan na natin ang pag-aalaga. Ano ba ang mga ayaw ni strawberry? Yung ayaw ni strawberry, yung mga sobrang mainit, mapainit na panahon, sobrang ulan, ayan, ayaw po yung sobrang mabasa ang lupa. Kaya po, ang pagkatanim ng strawberry po, pwede po siya sa paso, pwede po siya sa mga container lang, katulad ng mga ganito, container lang, yan, pwede na siya dyan. Pero sa benggit po, ang tinatanim talaga nila doon sa strawberry, tinatanim na sa mga naka-slant, ibig sabihin mayroong drainage yung ano para may plot sila. At least hindi siya nabababad dyan. Kasi po ang base po sa aking na experience, kapag ang strawberry po nabababad sa tubig, namamatay po. Pag sobrang ulan, hindi namamatay. Way back 2018, naparami ko na po ito. Dumami na po itong mga strawberry nito. Ang dami po niya. So umabot po siya ng mga 50 piraso. 2019 naman, ayun po, ang ganda ng aming kung ano. Ito po yun, oh. Pakita ko pa sa inyo. Ito po yung na-upload ko na sa FB. Ito yung mga achievement ko na. Umabot po ng 150 piraso ang aking mga seeds. Ito po yung mga ano. Ayan, yung mga seeds. Mga nakuha ko noong 2019. Ayan. Mga February, March yan. Ang ano yan. Ang kakasagsagan, marami pong bunga. Ayan, ito po yung mga halaman ko po. Yan po siya. Yan po siya kadami. Nababay isa. Yung mga nawala isa. Okay, ha? So yung mga yan, ha? Yung mga yan. Yan po yung ano. Yan pang isa, yung nawala, hindi ko makita. Eh. So okay na to. So yan yung mga result na. Ito naman yung 2020 namin, wala gaano. Kasi yung iba, naubos na. So, ang natitira ko na ngayon, mga strawberry, siguro mga more or less, mga 30 pieces. So, po, nandun po sa kabila yung aming mga strawberry. So, nandun po, medyo malayo-layo ng konti. Maglalakaran din, medyo mapapagod doon. Ang dinala ko lang po lang dito, yung mga okay na siya. Yung pwede lang, sabihin yung mga may mga anak na siya. So, yung mga may mga anak na po, yan po ang gagawin natin. Yan po ang ating ipopropagate. So, yan po. Yan, yung mga nandyan. Tapos, okay. So, medyo ano, no? So, yeah, ang i-prepare po natin ngayon sa ating pagpopropagate, pwede pong paso, pwedeng mga ganito ang gamitin natin. Pwede rin po yung mga container. O kaya ganito po. O, ganito siya. Nasa container siya. Pwede rin po sa ganyan. Kung wala tayo pambiling paso, pwede ito. Marami po tayong pwedeng gawin kung gusto niyo magtanim ng ano. At kung gusto niyo po magtanim, mag-comment lang po kayo
Diyan sa baba, mag-comment lang po kayo. Gusto niyo po mag-ano, dito po sa San Jose, pwede ko kayong bigyan ng seedlings. Wala ko pong bayad. Free po yun. Kung gusto niyo po, pwede ko kayong bigyan ng isa o dalawa. Yun po, ha? Yun lang po ang pwede natin i-offer. Kung sa aling dumami pa, marami po siya, marami, sa ngayon, marami na po talaga siya. Marami po siya mga seedlings. So ito, papakita ko na sa inyo yung ating gagamitin, soil. Yan po, ahaluin na natin mamaya. So ito na, ahalo na tayo ngayon ng ano. Ito po, vermicast. Yan. Tutupo ko konti. Yan. Vermicast, maghahalo tayo ngayon. Kung kailangan natin, kokopit yung ano po, yung ano ng nyog. Para mas maganda yung ating strawberry. Ano pa? O ito pa, kokopit din po ito. Siguro mga 30% ng vermicast, 30% ng kokopit. At ito po isa, kusot na po ito. Parang ito na yung pinakalupa niya. Kusot, tsaka ulok na ipa at sinulog na ipa. So tatlong klase na po ito. I-mix na po natin dito rin to para ano na. Ayan. Kahit mga 40% siya, 50% okay lang. Parang ito yung pinaka-sweet niya. So yan, oh. Mix natin konti. Ayan, mix natin para ano. May vermicast na po yan. Parang konti vermicast natin eh. So meron ba rin ito? Vermicast. Oh, ito pong maganda sa strawberry. Mga kaplantito. Strawberry. Vermicast. Sigurado po, napakarami pong bunga ng strawberry kapag ito po ang ginagawa. Okay. So, ilalagay na natin siya. Ito pang... Nakuha yung may isa dun na ano. Yung pang ganun. Pangkuha sa lupa. Nandiyan ba? Ay, kulay itim. Kulay itim na. Saan na? Ang sandok ba? Ang sandok? Yun. Hindi yan. Kutsara yan. Di bali ako naman. Yung itim na. Okay, nakikita niyo ba ako? Baka nakataligod oh. Okay. Ay, sorry. Malaglag. Para sa magagawa natin ngayon. Okay. So, putulin natin yung mga ito po, kakat na natin sa mother plant niya. Yan. Yan. Ito pa isa. Okay, so ito pwede na to sa dalawa. Tingnan niyo po, marami po siyang ano. Meron pong ibang maraming anak, iba ito. Ito po marami, napakarami niya pong ito po tawag dito runners. Yan pong runners. Pag gusto niyo pong dumami, ito po yung mga runners. Pag gusto niyo pong mamulaklak, pwede niyo pong putulin yung runners. Tulad dito para medyo ma-concentrate yung halaman. So that they continue to grow. Okay. Cuttings. So, cut po natin dito. Kung ito po yung nilipat natin. Yan. Ganyan lang po. So, yan na. Isa, dalawa, tatlo. Ito pa po, isa. Ano, apat na rin. O, kakat na natin yan. Oh. Yan. So, yan na po yung mga lilipat natin. Ito, medyo maliit pa. Pwede siyang bumalik muna sa nanay. Balik ka muna. Ito, pwede na to. So, pansin nyo po. Ito po isa, kaya niyang mag-anak ng apat o lima. So ito po yung mga anak niya, isa, dalawa, tatlo, apat. Pang lima po ito, oh. Yan po, meron pa. Ito naman, mga anak na rin po ito. Saka ito, tingnan niyo, may mga anak na rin siya, ayan oh. Ayan. So na medyo ano siya, puputulin na natin yan. Yan po ang strawberry. Doon po sa kabila, marami po, mga 20 piraso na lang po yon. So ito po, oh. Yan po yung mga runners.
So, gusto niyo bang magparami? Yan po ang nagpaparami sa kanya, runners. So, ito po, may runners na rin po itong isa. Tingnan niyo po. Runners. Okay, yan. Runners. Runners. Okay. So, ito na. Lalagyan na natin siya sa ngayon sa pot. Para mas lumaki siya. At, so dito, itong ganitong kalaki niya na pasok. O kaya sa lupa. Mas maganda po ito kasi may drainage na siya. Maganda, kompleto na sa pot. Hindi mo na kailangan mag-apply ng fertilizer. So, ganito lang po. I-press lang natin ng konti. Ingit lang po tayo. Pag huwag natin ahayaang yung crown po nito, pag nilagay po natin sa ano, kasi po namamatay, sayang lang. So, kailangan maingat po tayo. Yung mga ibang halaman, medyo sensitive to. Kailangan po ng love. Yung strawberry na to. So, yan o. Oh. Yan po ang strong. Yan po ang palatanda na strong strawberry na po siya. Marami na siya ugat. Later on, kapag ito po ay nabuhay na, kapag kasagsagan po namumunga na po yung mother plant niya, sila rin po pwede rin na po mamunga yung mga mother plant. So, yung pong mga nakuhaanan natin, pwede natin siyang, kung gusto nyo talaga magparami, ito pa pa isa, kukuha tayo ng libalibago na soil, complete soil na, compost na rin po ito. Kukuha tayo ng clip. Ayan, i-clip natin itong, doon tayo, dito na, dito tayo, dito. Ito, i-clip natin to para siya ay magkaroon ng ano. Ito po, mabubuhay na to. Yan po yung runners. So, yan po. Huwag muna natin siya kakat pagka wala pa siyang ugat kasi mamamatay po siya. So, kailangan natin siya i-clip muna para di siya magkaroon ng ugat. Katulad po ng mga nakaraan yan, di po? Ito, magkakaroon rin po siya. Ang sipag niya po mag-uno, tamit po, mayroon pong dalawa. Oh. So, yan. Okay. So, ito na lang, tatlo. Ilalagay na rin natin. So, hindi na. Pag gusto po natin talagang ito, huwag na natin muna ikakat sila. Pwede pa silang maging, ano, maging seeds din. Maging pangtanim din pagdating ng araw. Okay. Ito, medyo ano pa. Pero meron na siya ugat. Ayan. Hop. Nag-erosion. Hop. Sorry. Pagka ganito pong medyo natanggal yung lupa niya, huwag na muna natin siya ibibilad sa araw. So, ilagay muna natin siya sa malilim, mga 2 days, saka mo siya ilagay. Kasi baka medyo natanggal po yung kanyang mga, ibig sabihin yung pong kanyang kinakain na sa lupa. Yan po sila, yun po yung seeds nila, doon pa sila nabubuhay dahil dun sa lupa. So, pag ito po ay na-erosion yung lalaglag po yung mga lupa niya, huwag muna natin siya ibibilad sa araw. Diligan muna natin siya. Ilagay muna siya sa mga lilim. So, ilan na to? 4. So, marami pa rito. So, ito pa. Isa pa. Last na to. At dalawa pa. Oops. Oops. Oh, sorry. Medyo ano pa siya. Medyo iangat lang po natin siya ng konti kasi baka mabubulok po yung ano niya. So, kailangan nakaano po yung crown niya. Yan po yung crown. Kailangan po nakalabas po yan. Kasi kapag yan po ay nakalabas, ay nakababaon, mamamatay po yan. Ito, medyo kulang pa po yung ano niya. Taas mo konti na. Taas mo ng konti. Yan, okay. So, last. Yan yun lang po. Sa konti ano lang. Yan, no. Konting press. Handa lang natin ito. So, dyan, di na po natin kailangan maglagay ng fertilizer dahil complete fertilizer na po yan. Okay, ito medyo po na. Okay. Very good. Dyan po pala tanda na strong. Ano na siya. Okay, that's it for today. So, maraming salamat sa inyong panonood. Thanks and likes. Thank you for watching. Please like and subscribe and click the bell button. Subscribe po kayo para update po kayo sa ating mga pag-uusapan patungkol sa paghahalaman, patungkol sa pagpaparami at pagpupuri. Thank you and God bless. Ingat po tayo lagi. Keep it safe.